Okay, so now we'll be discussing yung ating lesson 2, no, para sa ating module 1 na subject natin financial controllership. No? So ngayon, didiscuss natin yung concept of internal controls, which is very important dun sa ating work, no? So work nyo as a financial controller, dapat dapat you know about these things, no? About internal controls. Okay? So ano ba tong sinasabi nating internal control, no? Comprise the plan of an organization that is all its coordinate methods and measures in order to protect asset, na mention natin dun sa lesson 1 that one of the job of financial controller is to protect the asset. Now check the accuracy and the reliability of the accounting data, kasi one part of the work of the financial controller, sabi nga natin sa news reporting. Now, so dapat importante na accurate and reliable yung data natin para accurate and reliable din yung report na ating gagawin. Now, promote operational efficiency and encourage adherence to prescribed managerial policies. Okay? So, another definition is that internal control includes set of rules, policies, procedures an organization implements to provide direction, increase efficiency, and strengthen adherence to policies. Also, internal control structure of a company consists of policies, procedures established to provide reasonable assurance that specific entity objectives will be achieved. So basically, itong internal control na to, we always encounter this one, pero hindi lang natin siya nanonotice na internal control pala yung tawag, no, dito sa mga items na to. Later, when you will have your OJT and then papasok kayo dun sa isang organization, mapapansin nyo na that there are certain set of rules and procedures that should have to be that should have been done or should be done. And then sa atin, akala lang natin these are just rules, no, or just procedures, but actually they are part of internal control. As simple as no ID no entry is actually part of the internal control, no, para malimit natin yung access dun sa mga hindi allowed, no, or minsan may mga nakapaskill sa mga establishments na only authorized person allowed, no? So that is actually part of internal control, no? Para malimit natin yung mga hindi part na organization or yung mga unauthorized persons na magkaroon na access dun sa ating working area. Okay? So basically, three elements of internal control systems. Number one is the environment control. The attitude, alertness, and work zeal of directors, managers, and shareholders are reflected through environmental control. So, meron kasi tayo, di ba, meron sabi ko, meron tayong mga set of procedures, policies, no, rules, na sinusunod. Ngayon, useless yung mga rules na yan, o yung mga procedures na yan, if hindi natin talaga ini-implement ng mabuti, no? Kung lax tayo sa implementation, no, basically, useless din yung internal control natin. Just like for example, na yung no permit, no exam, that's part of internal control to make sure that students have paid. Na, kasi kung hindi natin lalagyan ng control na ganyan, dati no permit, no exam, so yung mga students, sige lang, enroll, na-enroll, hindi nagbabayad sa school, binibigyan natin ng exam, nagre-release tayo ng grades, well, in the end, hindi pala nakabayad sila. Now, so, for us, it only looks like parang, okay, may policy na no permit, no exam. But actually, merong significance yan. Na? Or itong recently na, if you're aware doon sa modules na kailangan mabayaran yung modules o mayroon tayong collection policy, kailangan mabayaran yung school fees para ma-release yung modules, that is also part of internal control. Na? To make sure yung ating collection at nababayaran ng students yung fees. Hindi lang siya applicable sa atin. No? Siyempre applicable din yan dun sa, hindi lang sa school, pati dun sa mga customers or sa collection, credit and collection management. May mga ganyang policy tayong sineset. That's, those are part of internal controls. Okay? So again, kailangan siyempre yung management natin should also dapat zealous din sila, no, sa pag-implement nitong internal control. Else, ang mangyayari, para ano lang, no, maraming ginagawang management override or those scenarios na yung management hindi nila sinusunod
yung talagang nasa policy, ang tawag natin doon is override. So yan, no, one of the element na internal control dapat syempre yung pag-implement natin, environment. Next is accounting system. Now, accounting system means some procedures and recordings with which identification, business transaction, classification, summarization, statement preparation, and analysis for timely presentation of correct information are performed. So yung sistema, no, or yung procedure kung paano natin ginagawa yun doon sa loob ng accounting. Especially later pag nag-OJT kayo, no, you will see certain procedures or policies na, I mean, yung system na in place dun sa ating organization. Just like for example, kunyari, merong collection, no, may nagbayad. So, may copy ng receipt. So, ano ba gagawin dun sa copy ng receipt na yon? Yung gagawa ng report, tapos yung report na yon dadalhin sa ganito, tapos from there, gagawin ganyan, mag-checking. So, yung mga ganong procedures sa accounting natin, those are part of internal control system. No? So, that is one element of accounting system. Later nyo pa ito ma-appreciate, no? Pag talagang pumasok kayo doon sa organization and then you see the movements ng mga documents natin, no? From one person, tapos mag-move ng document, tapos may gagawin yung tao yun, pipirmahan niya, i-check niya, i-approve niya, or what. So, that is yung sinasabi natin, accounting system. Okay? And, also, another element is the control procedure. No? Traditional policies and procedures adopted by the business authority of ensuring the achievement of specific goal of a business organization are controlling procedures. Yun yung tawag natin doon. No? Yung mga policies and procedures na nilalagay natin. Itong mga to, yung mga elements na to, includes mga proper delegation of power, segregation of responsibility or duties, no? Just like kanina na-mention natin, or previously na-mention natin dun sa lesson 1, na dapat yung controller separate yung work niya dun sa treasurer. Kasi basically, the work of the controller is for record keeping, while the work of the treasurer is for custody of cash. So, dapat separate talaga yun, no? Yun, that is part of this separation of duty or responsibility. Kasi mahirap kung nasa isang tao yung record, nasa kanya, and at the same time, nasa kanya din yung pera. Kasi madali niya madispal ko yung cash. Kasi pwede niyang paglaruan yung data, eh, na? Pwede niyang doktorin yung reports. So, dapat magkahiwala yung tao yan para may check and balance, no? Para pwedeng i-check nung controller kung sakto ba yung cash na nandun sa treasurer, na? So, separation of duties or segregation of duties or responsibilities. Okay? Proper use of documents, no? So, dun din, pag nag-work kayo dun sa inyong environment, I mean, dun sa organization later niya na pag nag-OJT kayo, may kita niya certain documents. Even sa school, di ba? May mga na-access tayo documents just like, kunyari, yung assessment, tapos magkakaroon kayo ng pre-assessment slip, may issuehan kayo ng certificate of enrollment. So, those are part of documents. Now, just like yung official receipt, very classic yan sa accounting and sa internal control as a document, no? Or even nga, di ba, pag nagpapa-adding or dropping kayo ng subject, may pinifill upan kayo na form, pipirmahan nyo, dapat authorized or dapat signed by the dean or the coordinator. So, those are parts, no? So, dapat may documentation, may documents. Tapos, ano pa? Adoption of adequate security measures to protect the properties. Just like yung paggamit ng vault, no? Para dyan nakatago yung mga pera natin, no? Yung mga passbook natin, or checkbook natin. Or dapat at least naka-cabinet siya na may lock, no? O yung paglalagay ng mga CCTV cameras, no? Those are part of this, no? Para ma-protect yung ating properties. And certain internal control techniques na pag-uusapan natin later. And independent control over the execution of activities. Ibig sabihin, meron ng kanya-kanya ng
control, no, na nilalagay, control measures dun sa mga activities. Just like ito, no, I'll be giving you an example. Hindi pa kasi kayo nag-work, but yun na nga, later pag nag-OJT kayo, baka maano nyo. Pag nag-work ka kasi, meron tayong tinatawag na leave of absence. Ibig sabihin, hindi ka papasok, magpa-file ka na leave. Or minsan, hindi ka papasok, magpa-file ka ng leave as official business. Ibig sabihin, meron ka talagang pupuntahan na para talaga doon sa company. Pag ganun kasi yung case, guys, pag para talaga sa company, yung pupuntahan mo, normally, dapat funded yan. Bibigyan ka nila ng pondo, pamasahe, pagkain, tapos, walang bawas yan sa sweldo mo. Okay? Walang bawas sa sweldo mo, may allowance ka pa. Pag ganyan, hindi naman basta-basta yung employee, basta lang kung gusto niya mag-leave, no, for official business. Dapat properly authorized yan. No, normally, may form din kayong pipirmahan dyan dun sa office. No, yung leave form nyo, iba-iba yung itsura ng forms, depende sa company. No? Tapos, yung leave form na yun, dapat authorized yan by your head. No? Para to make sure na talagang valid at meron talagang transaction ka na gagawin, which is official business for the company. So, yung mga ganyang set of policies, those are part of internal control. No? So, that is an independent control for a particular activity. So, iba-ibang activities may have different control procedures. Okay? So, yung elements na ating internal control system. So, ano yung kanyang objectives? Financial reports reliability, na-mention natin kanina dito, no? Dapat yung ato, reliability of accounting data. Yan. Kasi for example, ayaw natin na magdoble-doble yung, for example, sa customer, no? Ano ba yung mga pwede nating gawin, no, na procedures so that yung charging natin doon sa customer for credit sales, yung i-charge natin sa kanya, hindi magdadoble. Ayan. So, meron tayong mga procedures just like checking or verification or yung paggamit sa documents, dapat kasi may number yan eh. I'm not sure if you are aware, yung mga documents natin, may mga accountable documents tayo na dapat numbered yan. Just like yung OR or official receipt. Just try to look at your official receipt sa school. Doon sa upper right portion, meron yung OR number, yung naka-red yata yung kulay yan. Kung ano ko. So, yung mga documents na yun, pre-numbered yan. Yung pre-numbering ng documents, that is part of internal control. No? So, to make sure na hindi magdodoble. Kunyari, hindi magdodoble ang resibo. Kasi pag chinek natin isa-isa yung mga resibo, so let's say nakalagay doon 511, 512, 513, 514, 515. Naka-number na agad yan. So, hindi yan pwede madoble. No? Or if it's not pre-numbered, it is computer-generated. No? Yung computer yung mag-generate ng number, para hindi siya magdodoble. So, that is part. No? So, yung mga ginagawa niyan para yung accounting information natin or yung data natin is reliable. Ano pa? Operations are effective and efficient. No? So, na-mention din natin kanina para yung operations natin maging efficient and effective. Kaya may mga policies tayo na sinusunod. Just like for example, kunyari, magagawa, or let's say ito na lang, sa, kunyari sa, although sa HM part to eh, kunyari dun sa hospitality na part, kunyari magluluto sila. Normally, pag nagluto sila ng ingredients, may mga measurement na siya, na dapat ganito yung ingredients na ganito, ganito karami, ganyan. So, it could be, or it is part of internal control to make sure lang na wala tayong nasasayang, no? Hindi so sobrang ilalagay natin na ganito or na ganyan para maging efficient yung ginagawa natin, no? And at the same time, para mas madali kasi meron ka ng ano eh, standard na sinusunod. Yeah. So, yung paglalagay ng mga standards, yeah, that's part of the internal control system. Okay? And activities comply with applicable laws and regulation. No, syempre, may mga nilalagay din tayong mga policies so that we make sure na wala tayong nilalabag ng mga batas. Okay? So, may mga ganun din yung part. Just like yung, yun nga, yung sa school, ngayon, kunyari, COVID,
yung paglalagay ng mga yung thermometer, and then yung paghugas dun sa entrance, or yung paglagay ng sanitizer. So those parts, no? Sinusunod din natin yan kasi we'd like to be in compliance with laws and regulations. Okay? So ano may characteristics ng proper internal control system? First, dapat kasi safeguard natin yung asset from stealing and wastage. Yan. Kaya sabi natin yung may standard tayo, no? Na sinusunod para hindi tayo mag-aksaya, and then syempre para hindi manakaw yung mga assets natin. Ensuring compliance with business policies and the law of the land. Na-mention natin kanina, dapat part din yan sa applicable laws and regulations. Evaluating functions of each employee and officer to increase efficiency. Yan, para maging okay din yung trabaho natin. And ensuring true and reliable data. Yan, na-mention natin sa inyo yan. Now, let's take a look at this. Normally kasi daw, when it comes to internal control, na-emphasize talaga normally is yung protection of assets. Na dito mainly, or dito yung malaking weight na when it comes to the internal control. We have to make sure yung mga assets natin are protected. Protected not only against external factors, but even with our employees, dapat hindi sila manakaw. Or hindi naman natin sinasabi na magnanakaw yung mga employees natin, pero at least masiguro natin na hindi nawawala yung mga assets natin. No, so ito yung mga ways para maprotektahan natin yung assets natin. Number one, segregation of duties of employees. Segregation of duties means that each employee is assigned with specific tasks. Na-mention natin sa inyo kanina, no, just like sa record keeping and yung custody of assets should not be merge into one job. Dapat iba yung custody, iba yung record keeping. No? Just like yung kahera natin or yung cashier. Dapat yung records nung collection naka-separate yan para may mag-check ng work ng cashier kung tama ba yung kanyang dire-remit or hindi. Okay? Ayan. The person in charge of asset or yung custody of asset is not allowed. Kaya nga, di ba na-mention natin before that the work of the controller sa records is separated from the work of the treasurer, yung sa custody of assets. Basically, this is a concept of segregation of duties. Some other persons maintains the records of this asset. Since different employees perform the same nature of transactions, I mean, nandun siya sa ano siya, the work of each is automatically checked. Kasi yung, for example, collection, may collection sa cashier. So, they are on the same, ano siya, no? Nature, although separated yung work nila. So, pwedeng i-check nung isa yung work nung isa. No? Normally, yung sa record keeping, chine-check niya yung work nung nasa custody. Ayan. Segregation of duties of the employees of an organization reduces the possibility of stealing asset. And if stolen, kung sakaling manakaw na rin naman, makikita, madedetect siya. Okay? So, kasi hindi madoktor yung records natin pag sineparate niya. Ang mahirap lang doon, syempre may mga limitations din ito. Internal control. One limitation of which is, yun ang number one na mention natin kanina, management override. The internal control policies and procedures are useless if the management themselves, hindi nila sinusunod and hindi nila in-implement na mabuti. No? And the other limitation is employee connivance. Pag talagang nagkontsabahan talaga yung employee, especially record keeping and custody, yun na medyo mahirapan tayo doon. So we have to have another set of internal control policy para ma-detect natin yung mga ganyang issue. Okay? Another one, paano pa natin ma-protect yung asset? Assigning specific duties to each employees. Okay, the duty assigned with specific duties held responsible for his assigned activities. If and when any problem arise, syempre ma-identify natin kung sino yung liable dun sa trabaho yun. Kanina sabi natin separate, and syempre dapat may specific na trabaho na yung mga employees natin, no?
Lost documents can easily be detected. The task to maintaining records is assigned to a particular employee and becomes possible to know the recording process of the transaction. Just like doon nga sa ano no, kunyari yung cashier. Yung cashier is a task to collect and to issue yung ating official receipt. Na, syempre ganun yan. Pag may collection tayo, always nag-i-issue tayo ng OR or official receipt or resibo. Ngayon, if the receipt is computer generated, so naka-list na agad yun yung mga OR, and sabi nga natin sa inyo kanina, may mga OR numbers yun, no? OR numbers, computerized siya. Ngayon, pag ganyan, pag may missing OR doon, let's say kunyari yung ating kahera, kukuha siya ng pera, tapos ang gagawin niyang approach para hindi maano is magtatanggal siya ng OR doon na isa. Pag may missing document, makikita mo na agad, oh, yung OR, bakit wala tong OR na to? So, sino ba yung in charge dun sa mga ORs? Yung cashier. So, madali natin ma-pinpoint ngayon if may specific task tayo. Kasi pag nagkaroon ng problem with specific areas, ma-identify natin kung sino ba yung tao in charge for that. So, that's one of the ways, no? And nandun din yun sa cardinal principles later. Another one is rotating job assignments of the employees. Some organizations rotate job assignments of employees at intervals to avoid fraud forgery by the employees concerned. Normally, mapapansin nyo, no? Baka lang napansin nyo. O baka hindi nyo napansin. Depende. Na, kunyari, kung madalas ka sa Palawan phone shop, no? Magkuha ng claims. Baka may napansin ka na, bakit itong cashier na to parang nung kailan na familiar sa akin to, nakikita ako to dito sa ganitong branch. Tapos ngayon nandito na siya ngayon, no? That is basically rotating, no? O rotation siya ng specific na area of responsibility. The purpose of which is that pag nilipat-lipat mo yung employees mo, inikot-ikot mo siya. Pag may kalokohan na ginawa yung isang employee dun sa specific area na yon, tapos pinalitan siya, may possibility na ma-detect nung papalit sa kanya. No? Kaya, importante yung pag-rotate ng job assignments natin. No? Sa ating government employees, sa mga government offices, not LGU, ah. Syempre hindi ka naman pwede mag-rotate ng LGUs. Pero yung sa mga offices natin, normally, after 5 years, yung mga medyo may matataas na position na. Yan, niro-rotate yan. So, hindi ka mag-i-stay at one place. No? So, iniikot-ikot din kayo. So, the disparity is the employee concerned can easily understand that on the placement, somebody else in his place, his is kung may dishonesty na ginawa. No? Na-type ko lang yan. Ay yung pag may ginawa siya kalokohan, may makakakita, no? Yung pinalit sa kanya. This ensures the honesty of an employee. Okay? Pati sa mga bangko, no? Minsan may mga ganyang policy na nagro-rotate sila. And lesson number 4, paano ba natin ma-protect yung asset natin using mechanical devices? Business concerns adopts various mechanical devices to avoid stealing, destruction, wastage of assets. Under this mechanical system, cash register, check protectors, time lock, mechanical counters, etc. are used as control methods. Just like sa resibo lang, sa OR. Pag may binibili tayo, mas better kasi yung OR natin is computerized. Diba? Kasi pag computerized yung resibo na ini-issue mo, mahirap ma-dispal ko yung OR nun eh. Mahirap mapalitan, mahirap ma-edit. Unlike kasi sa manual, kunyari, may nagbayad sa atin 1,000 pesos. Tapos, ang sinulat lang ng cashier, kasi nga manual eh, susulat niya lang eh. Pwede niya isulat 500 lang. Tapos, yung 500, kukunin niya. Although later, it can be found out through checking, no? And through verification with the customer, no? Kasi baka magreklamo yung customer, bakit pag nakita niya, may balance pa siya eh. Pero later na yon. Pero at least, kung gumagamit ka nga ng mechanical, at the earliest period, ma-stop na natin yung fraud, no? Or yung
pagnanakaw ng ating pera. Pati yung pag-i-issue ng cheque natin, normally, it is done through the use of computers. Kasi pag manual din yung pag-issue natin ng cheque, madali din dayain eh, yung cheque natin. So, dapat mabuting gumamit tayo ng na computerized. As well as pati sa pag-login ng employees, just like kundi na sa government, no, kung napansin nyo, biometrics ang ginagamit nila just to make sure that yung employees natin pumapasok. Kasi kung manual yan, madaling isulat. Eh. Pwedeng sabihan mo yung kasama mo na, ay friend, malilate ako eh. O mag-half day ako ngayon. Eh. Pwede ba pag pumasok ka mamayang alas 8, isulat mo na nag-login ako? So, pwede yung ganun, no? Kasi manual eh. Pero kung naka-biometrics yan, alam naman, ipadala mo yung daliri mo na putulin mo siya. Tapos, friend, ipakilogin niya ako. Hindi. No? Mahirap siyang dayain. So, yung mga ganyang techniques are basically, yan, makakaprotect yan dun sa ating company's interest. No? Pag gumamit tayo ng mechanical devices. Okay. So, 11 cardinal principles na. No, i-discuss lang natin. Yung iba dito na partly na discuss na natin siya. So, 11 cardinal principles, the general organizational control, responsibilities must be fixed. Na-mention natin dito kanina. Ito. Yan, dapat fixed na siya para alam natin kung sino yung liable, no, na person or sino yung accountable person pag may nangyari dun sa isang area. Okay? Tapos, functional responsibilities must be segregated. Na-mention din natin kanina din yung segregation of duties. No? Even pati yung mga ano, dito sa number 3. No? May segregation of duties tayo sa number 3. No one person should be in complete of charge of a business transaction. Normally, iba-ibang tao yung pinagdadaanan ng isang transaction. Let's say, for example, kunyari, no? Ito yung magiging procedure. Bigyan ko kayo ng part na accounting system kasi na kanina na-mention natin dito, no? Na environment to accounting system. Sales, credit sales going to collection. Ngayon, paano ba tayo magbebenta ng goods, no? Normally, it starts when a customer, yung customer natin magpapadala siya ng kanyang PO or purchase order. Ito natin yung sulat niya. Normally, it starts when yung customer magpapadala siya ng PO. PO. Ano ba itong PO? Purchase order. Ito yung documents na ibig sabihin umu-order yung customer sa atin. So, syempre, pag na-receive natin yung PO, evaluate natin. No? Pag, let's say, credit customer siya. So, ngayon, syempre, itong PO na to ng customer, ipapa-approve pa natin yan. Yan. May approval process yan. Especially kung ano to, ah, kung credit siya. Pero pag cash naman yung purchase, syempre walang problema. Actually, walang need ng PO doon pag cash. Yan. Yung PO nagiging ano lang natin pag credit siya. Ipapa-approve pa natin yan doon sa credit manager. I-check kasi yan eh. If you have undergone credit and collection policy, this should have been discussed. Na? So, ipapa-approve natin yan. Kasi baka itong customer na ito, marami na palang utang o hindi siya nagbabayad agad. So, meron tayong tinatawag na credit limit. Credit limit is also integral part of the internal control process. Okay, papa-approve natin yan. So, credit manager nag-approve. Okay? Ngayon, once approved na siya, syempre, gagawa na natin ng sales invoice. Okay, dun sa sales department yan. Ngayon, yung sales invoice na yan, so, pwedeng ipadala natin yan dun sa ating sa sales office para sila yung magpapadeliver sa delivery. Yung gumagawa ng delivery na to, ibang tao ito. Okay, hindi siya yung nasa sales person. Rather, itong delivery na to, ito yung sa delivery personnel. It could be someone, the driver o yung ahente na tinatawag natin. So, para pag-deliver ng goods. Okay? So, ito yung nangyari dun sa ano. Iba yung nag-approve
iba yung gumawa ng invoice. Syempre iba yung recording din nito later, no? Pag may invoice na tayo, may iba yung recording, iba yung gagawa ng delivery. You see? Iba yung approval, iba yung execution, iba yung sa recording. Basically, yan yung sinasabi natin may separation ng functional responsibilities. Normally kasi no, sa functional responsibilities, meron tayong approval, may execution, may recording, may custody, saka meron checking. Iba yung may custody, iba yung mag-execute, iba yung mag-approve, iba yung mag-check. No? Iba yung magre-record. So, dapat separate yan as much as possible. Although, iba-ibang companies, iba-iba yung policy nila. Depending dun sa kanilang kaya. No? Pero kung sa mga malalaking companies, normally ito yung ma-observe natin. Yan. Even sa collection later. Pag sa collection, wala nang kinalaman sila. Iba na yung tao doon. Yung collection officer na yung gagawa nun or yung cashier. So, may ibang process naman yun. Okay, so that's part. No? So, dapat no one person should be in complete charge. Dapat iba-ibang tao yung dinadaanan niya. Okay? And ano pa, number four, use of all available proof of accuracy if possible. Kaya sabi natin kanina dito, yung may documentation. So, nga yan. Ito, may dapat proper use of documents. Kung meron documentation, mas mabuti. Just like, for example, ito yung policy na mangyayari. No? Kunyari, di ba sabi natin kanina, mag-leave ka, official business. Pag mag-leave ka, official business, hindi ka babawasan ng sahod, at the same time, papadala ka pa ng allowance. No? May budget ka niyan. Ngayon, pag may budget ka, ang ginagawa, normally, after some time, pag bumalik ka, let's say, within 3 days, sabi, ipapaliquidate. Ano ibig sabihin ng ipapaliquidate yun? Ililista mo yung mga nagastos mo, tapos ibabalik mo yung pera pag may sobra. Or, i-refund naman nila pag nag-abono ka ng pera. Ngayon, pag nag-liquidate ka, dapat naka-attach dun sa report mo kung ano yung mga pinagastosan mo, kung saan mo ginastos. Yung mga resibo o mga invoices, as much as possible, na pwede mong gawin. Let's say, kunyari, nag-hotel ka. Dapat, i-attach mo doon yung resibo nung binayad mo sa hotel. No? Or, kunyari, nag-aeroplano ka, dapat i-attach mo doon yung resibo mo or yung sa itinerary ng, kasi na doon sa itinerary yung kumagkano yung binayaran mo. So, dapat may proof of accuracy. No? If possible. Kasi hindi naman lahat, no? Just like kunyari, sumakay ka sa tricycle, sumakay ka sa jeep, wala namang ano yun. Wala ka namang magiging proof of accuracy doon. Pero kung maliliit lang naman, medyo pinapalampas na lang din. No, pero pag malalaki yung ginastos mo, normally dapat meron ka talagang evidence yan. Yan, documentation, just like yung mga official receipt, dapat may invoice, dapat may voucher, dapat may PO. So yung mga ganyan documents, it's part of internal control. Okay? The next, sa personal controls. Number 5, employees should be carefully selected and trained. So, dapat, hindi naman natin sinasabi na yung character investigation ng employee natin dito na baka loko-loko yung employees or not. But, of course, ano doon is capable ba siya na gawin yung work? Kasi pag hindi siya capable na gawin yung work, well, number 1, hindi siya magiging efficient. Number 2, baka magkaroon ng problema doon sa ating operations. So, dapat, carefully selected and trained yan. Tapos, number 6, rotated. Na-mention na natin sa inyo yung employee rotation kanina. Ito. Basically, that's part of the cardinal principles. And employees should be bonded, especially those in a position of trust. Ano ba sinasabi natin itong bonded? It's more of an insurance siya. Pag sinabi natin bond. No? It means when an employee gumawa ng kalokohan, may makukuha tayong insurance. Sino ba yung inaanan natin dito na in a position of trust? Normally, sila yung tao na pinagkakatiwalaan natin ng wealth natin o custody ng pera. Just like yung cashier, diba, may pera dun sa cashier eh. So, he's a position of trust. Yung ating treasurer, kasi nasa kanya yung mga passbook, nasa kanya yung custody ng cash natin.
So yung mga tao na yan, dapat bonded yan. So that in caso na itakbo nila yung pera, merong makukuha yung company. Parang some sort of insurance lang naman siya. Ha? And next sa management controls number 8, operating instructions should be in writing. Na? Dapat in writing yan para in times na makalimutan natin, pwede nating balikan. No? Or pwede nating tignan uli. Sapagkat tayo ay matao lamang at makakalimutin, dapat meron tayong nakikita. Okay? It should be in writing. Documented yan dapat. Tapos, controlling account should be used. Ito, it's more of an accounting application kasi, no? Just like yung accounts receivable. If you've been in accounting, familiar ka sa accounts receivable. Accounts receivable, ginagamit natin yan dun sa mga sale, no? Of service and goods on credit. Ngayon, alam natin yung AR as an account. Pero, meron pa tayong tinatawag na subsidiary ledger, no? Or subsidiary accounts. Let's say each and every customer natin, si customer A, customer B, customer C, meron silang kanya-kanyang account, no? Subsidiary account yung tawag natin to. So yung main or yung control account, yung pinaka-AR, dapat meron tayong control account, meron tayong subsidiary account. Dahil later, ang ginagawa natin, nire-reconcile natin sila. Tinitingnan natin kung babangga. Para meron tayong point of reconciliation, pag sakaling hindi bumangga, yung nasa control account, saka dun sa subsidiary account, then, makikita natin yung may problema. No? Then, we could further investigate and we would see kung saan tayo nagka-problema. Okay, so pwede kasing yung problema could have been caused by fraud. No? Kasi for example, ito yung collector, yung sa collection officer natin, collector. May nagbayad pala sa kanya, si customer A. So instead, ang ginawa ni customer A, hindi niya ni-report. Na? Hindi niya ni-report na nagbayad pala si customer A. Tinago niya yung pera. So mangyayari, magkakaroon ng problema yung kanyang subsidiary account. So from there, makikita natin, hindi magbabangga yung controlling account saka yung subsidiary account ngayon. So doon, pwede natin investigate and baka makita natin. If not, fraud, kung hindi naman talaga fraud, no? Baka ano lang naman, baka nagkaroon lang tayo ng problema sa accounting data. Then, ano natin, no? Kasi sabi natin kanina, gusto natin yung accounting data natin na reliable, no? So, at least, pag nakita natin, may kita natin dun kung ano yung tama talaga. No? Pag in-investigate natin further, and then, ma-check, ma-correct natin yung accounting information natin for reliable reporting. Okay? Tapos, number 10, the advantages of double entry accounting should not be overemphasized. Although, yung paggamit ng double entry sa internal control, sa accounting natin, is very useful siya. No? Kasi, let's say, for example, binispal ko ni the cashier yung collection natin. So, yung isang account affected dun is, of course, yung cash. No? Pero, aside from that cash, he has to think of something na saan kaya niya ilalagay yung isa pang account na baka doon pwede nating makita. Kasi let's say for example, ito yung mangyayari. Kunyari sa disbursing, nag-dispal ko tayo ng pera. Pinalabas ng disbursing officer na may binayaran tayo. So, syempre kinuha na yung pera, nabawasan yung cash. So, mag-iisip siya, saan niya kaya ilalagay na expense o saan niya kaya i-debit? Let's say, kunyari, nilagay niya electricity expense. No, doon niya nilagay. So, kung hindi man natin nakita agad doon sa cash, later, pag in-audit natin yan, pag tinignan natin yung electricity expense, bakit meron ditong nakadebit na ganito? Then, i-check natin, nanapan natin, meron bang billing, saan yung binayaran natin, resibo, pag wala, then, so, makikita natin. Although, it's very useful in accounting, but, sa internal control, pag marunong kasi yung gumawa, then ano niya yun, kaya niyang manipulahin yung data natin. Kaya, sabi niya dito, the advantages of double entry accounting should not be overemphasized. Okay? And lastly, na-mention din natin kanina, use of mechanical or electronic equipment if feasible. Mas mahirap kasing dayain pag nasa computer or computerized
kaysa naka-manual or pwedeng isulat. No, na-discuss ko na rin kanina sa inyo, just like yung OR, log in dun sa employees, and yung pag-issue ng check. And maraming application yan. Okay? So, yun lang muna for our lesson 2. Bye!